Balikan na natin ang report ni Steve Dalisan tungkol sa protesta ng grupo ng mga broker kaugnay ng ipatutupad na pagtaas ng cargo holding tariff sa Manila North Harbor. Steve? Grabe, suot at itim na t-shirt at pitpit ang mga itim na lobo ay nagprotesta itong aduana stakeholder tanda ng unti-unti raw pagpatay sa kanilang kabuhayan. Bunsod ng lumalalim na problema sa puerto. Numero uno, Rati, sa listahan ng aduana yung patuloy na port congestion. Ayon kay Boy Chan, yung vice president ng aduana, kung dati nakakadalawang biyahe sila sa isang araw, halos 14 times ano, sa isang linggo, ngayon tatlo hanggang apat na beses na lamang daw kada linggo. Ay parusa paraw dito yung mga dagdag na bayarin kapag na-delay ng pagsasoli ng mga container. Pilit daw na pinagkakasya ang mga container sa mas maliit na espasyo. Tanong nila kung wala raw port congestion, bakit daw patuloy ang paniningil ng port congestion charges tulad ng emergency cost, terminal repositioning at iba pa. Dinala ng mga nagpo-protesta yung kanilang hinaing sa tapat ng tanggapan ng Association of International Shipping Lines o AISL. Pero wala naman humarap sa kanila. Pagod na raw sila sa pangakong ayusin o aayusin ang sistema sa pantalan. Isa pa sa dagdag problema nila, itong pagpapataw ng 24% cargo holding tariff na inaprubahan ng Philippine Ports Authority o PPA. Bagamat hindi direktang maapektuhan, lalo't i-absorb lang naman daw ng mga kliyente nila yung dagdag na bayarin, direkta naman daw itong mararamdaman ng mga consumer na gaya din nila. Babala ng grupo kung patuloy na hindi masusolusyonan ang problema, handa raw silang harangan ang pantalaan ng mga truck. Kakausapin din daw nila ang mga kliyente na huwag na muna magparating ng mga kargamento. Tiyak daw silang lubos nitong maapektuhan ng ekonomiya pag nagkataon. Sa mga sandaling ito, Rafi, ay sinisikap pa rin natin kunin ang pahayag ng AISL, gayon din ang pamunuan naman ng Philippine Ports Authority. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Manila North Harbor. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Steve Dalisan.